po mga ka-senior. Good morning. Magbabalita lang ako sa inyo sa nangyayari dito sa amin sa dito sa Alberta. Kasi kaninang umaga akong lumabas at ako sana ay magmo-mower nung backyard namin pati yung harap na sana. Eh, ang kaso, nung lumabas ako ng bahay, yung masyado bang hazy, yung makulimlim. Yung kung titignan mo yung araw, eh, mapula. Yung bang, ang, kasi pag ganun eh, ang kuha namin eh, mausok pagka mapula yung tingin mo sa araw. So, hindi na ako nakapag mower at ganun nga masyadong mausok yung labas kasi ngayon ang wildfire dito sa Alberta eh napakarami siguro yung kaya ganun yung usok eh tinangay na ng kuwan ng hangin. Kasi nakita ko sa balita eh yung Edmonton, Alberta, Calgary, tsaka yung mga kalapit na mga town eh kuan eh sa kuan na ang ganun nga na mahusok. Ang kuan kasi rito ngayon ang wildfire awareness ay nag-uumpisa ng March 1 hanggang October 31. Yung pinagkakumisan nga, yung kinukuha nila yung binabawal nila yung magsiga kasabakuran mo, yung kung magkukuha ka sa labas, kung outing kayo o magka-camping, pinagbabawal nila yung kwan, yung gagawa ng siga, yung ano man tawag doon, yung kwan, pagbo-bonfire, parang ganun. Dahil nga sa nangyayari ngayon na yun, napakaraming sunog sa bundok. Tungang Alberta eh kuan eh nagdeklara na ng state of emergency at marami na ngang masyado yung kuan yung sunog na nangyayari sa bundok eh ang kahoy pa naman dito eh napakadaling magaliab lalo na yung mga fine tree na yan tsaka kuan naman eh hindi lang naman dito sa Alberta eh, pati sa BC, eh marami rin silang kwan doon, yung nasusunog na bundok. Kaya, ewan ko kung kasama pa yung Saskatchewan. Kaya yeah. Lang, ang mainam naman dito sa Alberta, eh nagbibigay sila ng kwan, ng tulong pinansyal sa mga pinalilikas nilang mga mamamayan na yung bampersa ang pinaalis nila. Ganon. Eh kung nagtatrabaho nga naman yung tao tapos eh hihinto ng trabaho eh siyempre kailangan din nilang magkaroon ng gagastusin na sa pang-araw-araw. Kaya binibigyan sila ng tulong ng gobyerno. Para yatang yung kung ikaw yung nagtatrabaho na yung kumbaga yung ang sabi yung matatanda eh edi yung asa sa tamang gulang na nagtatrabaho at pamilyado pinaalis nila sinabihan nilang umalis muna magbakwit ano man tawag doon lumikas muna binibigyan nila ng tiga 1,250 yung mag-asawa tapos yung mga anak independent
na tinatawag nila yung below 18 years old, tatanggap daw ng 500 each. Yeah, kung halimbawa apat yung anak mo, 500 each, merong 2,000 na karagdagan yung 1,250 na ibibigay nila. Yung pinalikas nila pala na kuan ng pito, yung kumbaga pinalikas nila ngayon, tapos after 7 days, no, tsaka nila palang bibigyan ng tulong na pinansyal. Ganun pala. At yung kanon pala, ang sinasabi nilang mga dahilan ayon sa mga wildfire expert, ang sinasabi nilang mga dahilan ng pagkakaroon ng sunog sa bundok ay yung kagagawa na rin ng mga tao. At yung iba naman, dahil sa kidlat. Yun ang siguro pagka kumidlat, tumama doon sa puno, natural lang na magsisiklab yun. Kabilis namang masunog niyang mga pine tree na yan. Sa bundok naman tabi-tabi sila, kaya doon na mag-uumpisa yun. Yung sunog na, yung wildfire na tinatawag nila. Tapos yung sa tao naman, magsisiga siguro, tapos iiwanan na lang na hindi na papatayin yung apoy. Pag madamo, tuyo pa naman ngayon. Tuyo ang mga damo. Pag nasunog yung damo, aakyat na yun doon sa kwan, sa kahoy. Doon na nga rin mag-uumpisa yun. Ngayon daw ay sa balita, meron ng 1,500 na mga bumbero doon sa nagtutulong-tulong na pumatay doon sa sunog. Tapos meron pa raw na 300 na manggagaling sa Parks Canada. Ganon. Tapos meron pa raw na darating na ipinadala yung Amerika na parang around 200 pang bumbero na tutulong dito sa mga regular na bumberong asa bundok na pumapatay ng sunog. Sa ngayon nga raw ay sa balita, merong 90 sunog na nangyayari. Yun daw 24 doon, hindi pa nila makontrol. Baka mahirapan pa silang kuan yun, makontrol yung ganun. Dahil hindi naman umuulan, mainit, tapos mahangin pa. Kalakas magpakwan ng pagmahangin, ang lakas magliyab ng mga puno na yun, yung mga pine tree na yun. Kaya kinukuhan pa nila, sinasabi pa nila na baka lumala pa yung, dumami pa yung sunog na yun sa bundok pagka hindi nagkaroon ng ulan or hindi huminto itong malalakas na hangin. So, yun lang mga kasenyor ang gusto kong ikuha sa inyo, ibalita. Yung itong nangyayaring sunog sa bundok ng Alberta tsaka sa mga karatig niyang kuan, lalawigan. Yun yung BC, yung British Columbia, tsaka parang ayatang kasama yung kuan yung Saskatchewan kung meron din siyang nasusunog na bundok So, siguro kuan na lang, bukas na lang ako magkukuan, magmomower kung gaganda itong kuan ito, itong klima na ito. Kung hindi naman, kasi kaya ako lang gustong makapagmower bago mag-Huwebes. Huwebes ang pick-up ng kuan, ng mga ng garbage na pinaglalagyan ko. Yung mga putol na damo, yung sanga, tsaka yung mga basura ng kusina na kuan, doon sa isang bin na yun na pinipick up ng Huwebes, doon ko inilalagay. Kaya gusto ko lang makayari sana, kung hindi ngayon, bukas. Pero pag hindi,
Eh, ko na lang, siguro. Baka next week na lang. Ay, sige mga kasinyor at nagbalita lang ako sa inyo nung nangyayari dito sa amin ngayon. Sa hanggang sa susunod na lang na video, ulit tayo magkita-kita. Okay, bye-bye.